Sa videong ito, ituturo ko ang lahat ng mga importanteng dapat mong malaman tungkol sa gulong ng mga sakyan. Sa lahat ng bahagi ng mga sakyan, ang mga gulong ang bukod-tanging direktang tumatama sa kalsada, kaya hindi rin maiwasan na mapudpud ito kapag tumagal o kapag palaging ginagamit. Karaniwang gawa ito sa goma, kaya kahit bibihira mo lang gamitin ang mga gulong, ay may mga pagkakataon na titigas o lulutong na ito na siyang magiging sanhi ng pag-crack at hindi na reliktas pang gamitin sa kalsada ng matagal. Kadalasang tumatagal lang ang magandang kondisyon at performance ng mga gulong sa loob ng 5 hanggang 6 na taon mula nang gawin ito. Naisip kong gawin itong video dahil ang isa sa mga i-check sa private motor vehicle inspection system na pinapatupad na sa ilang branch ng LTO para sa mga magpaparehistro ng mga sakyan ay kung ligtas pa bang gamitin ang mga gulong nito. Bagsak na grado ang ibibigay sa iyong sakyan kapag lumagpas na ito ng 5 taon. At kapag gusto mong malaman ang iba pang detalye tungkol sa PMVIS, pwede mong sunod na panoorin yung ginawa kong video tungkol dito. Para sa mga bibili pa lang ng bagong gulong, mas mainam kung wala pa itong 1 taon mula nang gawin para magamit mo ng mas matagal, dahil di tulad ng iba pang bahagi ng mga sakyan na hindi nasira kapag hindi masyadong ginagamit, ang mga gulong ay merong expiration. Kaya ang isa sa pinakamahalagang tinitingnan lalo na kapag bibili ng gulong, mapabrand man ito o second hand, ay ang i-check ang manufacturing date na nakatatak sa mismong sidewall o gilid nito. Kadalasang nakalagay ito sa ibabang bahagi na binubuo ng 2 pares ng numero. Ang 2 huling numero sa kanan ay para sa taon, kaya malalaman natin na ginawa itong gulong noon pang 2015. Ang number 17 naman dito sa kaliwa ay para sa kung pang ilang linggo ito noong 2015 ginawa, kaya para mas madaling malaman, isinesearch ko na lang ito sa Google, kaya nalalaman ko na agad na ang manufacturing date ng gulong na ito ay sa pagitan ng April 19 hanggang April 25 noong 2015. At dahil ilang buwan na lang ay eksaktong 6 na taon na ito mula nang ginawa, hindi na ito ligtas pang gamitin ng matagal lalo na kapag maglo-long drive at sa panahon ng tag-ulan, kahit pa sabihin na makapal pa ang tread depth nito. Bukod sa manufacturing date, makikita rin na marami pang mga nakalagay na impormasyon tungkol sa detalye ng gulong, katulad ng brand at kung anong model ito. Pero dahil sa dami ng mga uri ng mga sakyan, nagkakaiba-iba rin ang kapal, lapad at laki ng mga gulong, pero pwede mo pa rin malaman ang eksaktong sukat ng mga ito. Hanapin lang ang 3 grupo ng mga numero na kadalasang merong kasamang 1 letra. At para basahin ito, ang unang 3 numero ay para sa section width ng gulong at nasukat ito sa millimeters, kaya ang lapad nitong gulong ay 185 millimeters. Katulad pa rin ng sinabi ko kanina, maaring iba ang nakalagay sa inyong gulong depende sa laki at bigat ng inyong sakyan. Maaari rin na merong nakalagay na letra sa una ng 3 numero. Ang letter P ay para sa passenger car tire na kadalasang ginagamit sa mga sakyan ngayon, at minsan ay hindi na rin ito kasamang inilalagay sa sidewall ng gulong katulad nitong sa Ertiga. Ang LT naman ay para sa mga light truck tires na mas pinatibay ang pagkakagawa para kayanin ang mas mabibigat na karga ng sakyan. Ang 2 numero naman ay para sa aspect ratio o kapal ng gilid ng gulong, pero hindi na ito nasukat sa millimeter di tulad ng naunang numero. Ito ay ang porsyento o percentage sa naunang number sa kaliwa, kaya ang sukat itong sidewall ay 65% ng kabuang lapad ng gulong. At para i-check, ang 65% ng 185 millimeters ay 120.25 millimeters. Minsan ay tinatawag rin ito bilang profile, kaya kapag nakarinig tayo na naka-low profile yung gulong, ang ibig sabihin ay mas manipis ang sidewall nito, kaya mas bababa rin ang height ng mismong sakyan. At para naman sa panghuling numero, ito yung tumutukoy sa diameter o sukot ng butas sa gulong kung saan ilalagay yung rim. Kung ang unang numero ay nasukot sa millimeter at ang 2 naman ay ang percentage nito,
Ito namang diameter ng rim ay nasukat sa pulgada, kaya itong gulong ay para sa mga merong 15 inches na rim. Medyo magulo kung iisipin, pero ganun talaga ang paraan para malaman ang sukat ng mga gulong. Ang letrang R naman bago ang number 15 ay para malaman ang tire construction nito. Para mas tumibay ang mga gulong, hindi sapat na gawa lang ito sa purong goma, kaya meron itong mga cord layers o tinatawag na plies at meron itong dalawang paraan ng pagkakalagay. Ang letrang R na nakalagay dito sa gulong ay para sa radial construction nito. Ibig sabihin, nakalagay ang mga plies ng pahalang o naka 90 degrees sa tire center line. Ang maaaring isa pang letrang nakasulat dito ay ang letter D para naman sa diagonal bias, kung saan ang mga plies ay nakalagay ng padiagonal. Depende rin sa gulong, maaaring meron pang nakalagay na sukat sa kabilang bahagi nito para mas madaling mabasa kapag tuloy na itong nakalagay sa sasakyan. Sa kanang bahagi naman ng sukat ng gulong nakalagay ang tire load index at speed rating nito. Ang letra sa kanan ay para sa speed rating o maximum speed na pwede mong gawin sa pagpapatakbo ng sasakyan. Ang letrang S ay kaya hanggang 180 km per hour ang takbo o 112 miles per hour. Kung ibang letra naman ang nakalagay sa gulong ng inyong sasakyan, narito ang speed rating chart. Ang numero naman sa kaliwa ay para sa load index para malaman mo kung hanggang gaano kabigat ang maximum na pwede mong ikarga sa iyong sasakyan. Ang 88 na load index ay pwedeng kargahan ng di lalagpas sa 1,235 pounds o 560 kilograms. Kung hindi ka sigurado, pwede mong hanapin yung maximum load na nakalagay rin sa ibabang bahagi ng gulong. At kapag iba naman ang nakalagay na load index sa gulong ng inyong sasakyan, narito ang load index chart. Bukod sa maximum load, maaaring nakalagay rin dito ang maximum tire pressure na pwede mong ikarga sa gulong. Ang 350 kilopascal ay katumbas ng 51 pounds per square inch o mas kilala natin sa tawag na PSI, pero tandaan na hindi ito ang recommended tire pressure ng inyong sasakyan. Ang tire pressure chart pa rin na makikita sa gilid ng driver's door o sa inyong owner's manual ang dapat mong sundin dahil nagkakaiba-iba pa rin ito depende sa uri ng sasakyan. Bukod naman sa safety warning, lugar o bansa kung saan ito ginawa, bilang ng iba pang ginamit na materyales, meron pa itong nakalagay na impormasyon tungkol sa kalidad ng gulong sa pamamagitan ng tread wear, traction, at temperature grade. Ang tread wear grade ay para sa kung gaano kabilis o katagal ito bago mapudpod. Kapag mas mataas na numero, mas tatagal ang tread life nito kumpara sa mga mas mabababa. At dahil 340 ang nakalagay dito, mas matagal itong mapupudpod kumpara sa mga merong treadwear grade na 200, kaya kahit nagamit na ito ng halos 5 taon, hindi pa rin ito ganun kapudpod, pero mas makapal pa sana ito kapag mas mataas pa yung rating nito sa 340. Pero tandaan na hindi naman lahat ng brand ay pare-pareho ang standards pagdating sa treadwear grade. Ang treadwear grade na nakalagay dito ay para lang sa mga gulong ng Goodyear, kaya ang 340 tread grade ng ibang brand katulad ng Yokohama, Bridgestone, Westlake at iba pa ay maaring mas matagal o mas mabilis na mapudpod kumpara dito. Ang traction grade naman ay tumutukoy para sa kakayanan ng gulong na huminto lalo na sa mga basang kalsada at meron itong apat na uri. Ang double A ay ang pinakamataas, sinusundan naman ito ng A na siyang meron dito sa gulong. Ang pangatlo ay ang B at ang panghuli naman ay ang letter C. Ang mga merong mataas sa traction grade ay kayang uminto ng mas mabilis sa maikling distansya lang kumpara sa mga mas mabababang rating, pero syempre ay nakadepende pa rin sa kondisyon ng preno ng inyong sasakyan. Ang temperature rating naman ay para masukat kung gaano kainit ang kayang tagalan ng gulong kapag sa mga normal operating conditions at recommended tire pressure nito. Ang pinakamataas na grade ay ang A, sinusundan ng B, at ang panghuli ay ang C. Kapag mas bumibilis ang takbo ng sasakyan ay mas umiinit rin ang hangin sa loob ng mga gulong, pero kapag mas mataas ang temperature grade nito ay mas mabilis na mababawasan ang init kumpara sa mas mabababang rating. Bukod pa sa mga ito, meron rin nakalagay para mas mabilis mong malaman kung alis yung nakalabas kapag ikakabit mo yung gulong sa sasakyan, dahil kung mapapansin mo,
magkaiba ang disenyo ng threads ng magkabilang gilid nito. Ang mga letrang DOT naman ay ang patunay na pumasa ito sa Department of Transportation Safety Requirements para masiguro na ligtas na itong gamitin sa kalsada. Ang katabi naman ito na 1W ay para sa plant code para malaman ng manufacturer kung saan ito ginawa, at ang AD naman ay para sa tire size code nito. Ito namang LE1R ay ang manufacturer construction code para kapag halimbawa nalaman nilang nagkaroon ng depekto yung ilang gulong, ay mas mabilis silang malalaman at makukuha yung iba pang batch na kasama nito. Ilan lamang ito sa mahalagang bagay na dapat mong malaman tungkol sa detalye ng mga gulong ng sakyan. Kung meron kang bagong natutunan sa video ito, pwede mo itong i-like at i-share na rin sa mga kaibigan at kakilala para mas marami pa itong matulungan. At para naman sa inyong mga request na topic na gusto nyo rin paggawa ng ganitong video, mag-comment lang sa ibaba. Huwag rin kalimutan na mag-subscribe dito sa Pinoy Car Guy Channel at i-like ang ating Facebook page para hindi mo palagpas ang alinman sa mga susunod kong i-upload na mga videos tungkol sa mga sakyan at pagmamaneho na siguradong makakatulong sa'yo. Muli, ito ang inyong Pinoy Car Guy.